Noong May 2, 2016, unang inilabas ang hip na cartoon show na The Loud House na ginawa ni Chris Savino. Ang cartoon show na ito ay umiikot sa buhay ng isang batang lalaki na nagngangalang Lincoln Loud kasama ang 10 niyang babaeng kapatid. Madalas si Lincoln na nagpapaliwanag sa mga viewers ng mga nangyayaring kaguluhan sa bahay nila. Kasabay nito ay kinukwento niya ang iba't ibang ugali ng kanyang 10 sisters. Nagkaroon nito na mahigit 130 episodes at ilang specials na aking masasabing kalog at nagpasaya ng maraming kabataan. Ngunit, meron akong na lamang storya. At ang storyang ito ay hindi mo gugustuhin na malaman. Ito'y tungkol sa nakakakilabot na lost episode ng The Loud House at bilang paalala, ang episode na ito ay nabasa ko sa mga articles na kumakalat sa internet. Dahil sa dami niya nag-request nito, ay nagpa siya akong ikwento at mag-research tungkol dito. Isa pang paalala na ang content na ito ay nakakatakot at maaaring makasira sa childhood memories mo. Bilang dagdag kaalaman, sa dulo ng aking video, ipapakita ko sa inyo ang ilan sa mga deleted scenes ng The Loud House na sigurado akong hindi mo pa nakikita. Kaya kung interesado ka sa mga ganitong videos, please do check out my channel. Huwag mo na rin kalimutan, i-hit ang subscribe button at notification bell para una kang makapanood ng mga bago kong uploads. At ganito, nagsimula ang storya. Ayon sa nabasa kong article, ang lost episode na ito ay dapat magiging season 3 finale ng The Loud House. Ngunit, dahil sa mga disturbing scenes na nakapaloob dito, ay nagpa siya na lang ang management na tanggalin ito. Karaniwang intro ng episode ng The Loud House ay logo nito na may orange na bahay at nakalagay ang title nito. Ngunit, sa lost episode na ito, ang kulay ng bahay ay kulay pula. At isa pang weird sa intro nito, ay walang umupo sa couch na karaniwang inuupuan dapat ng buong Loud family. Pagkatapos ng intro, bigla siyang nag-black screen. At habang tumutunog, ang nakakakilabot na tugtog ay lumabas ang title na Enough is Enough. Nagsimula ang episode na ito sa outside view ng kanilang bahay. At habang nakaupo si Lincoln sa couch, ay kinausap niya ang mga viewers at kanyang sinabi, "Don't you hate living with 10 sisters? Well, sometimes I do." Pagkasabi niya nito, ay bigla na lang siyang sumimangot. At batid natin sa episode nito na gustong saktan ni Lincoln ang mga kapatid niya. Ngunit, hindi niya ito magawa dahil nga ang magkakapatid dapat nagmamahalan. Dahil madalas siyang napagtitripan at kinukulit ng mga ito, ay humiling si Lincoln na sana lubayan na siya ng mga kapatid niya. Ang sumunod na eksena ay biglang dumating si Luan at tinalok si Lincoln na baka gusto niyang amuyin ang flower niya. Nung aamuyin na ito ni Lincoln, ay bigla na lang may nag-splash na tubig sa mukha niya dahil pinagtitripan lang pala siya ni Luan. Inis na inis si Lincoln at habang nagsasalita si Lincoln, ibinatuhan siya ni Luan ng banana cream pie sa mukha. Kaya naman sa sobrang galit ni Lincoln ay may na-trigger na kakaiba sa kanyang utak. At mapapansin natin, ay bigla na lang nagiba ang kanyang ugali. Kanyang binanggit ang katagang, "Enough is enough." Kaya naman, ang sunod na ginawa ni Lincoln ay inuntog niya ang kanyang ulo sa ulo ni Luan at hindi niya ito tinigilan hanggang sa mawalan ng malay ito. Nagulat si Lincoln sa ginawa niya, ngunit sa kabilang banda ay nakaramdam ito ng satisfying na pakiramdam na parang gusto niya pa ulit gumawa ng katulad nito. Tumutok ang kamera sa mukha ni Lincoln, sabay kanyang sinabi, "I never felt so much alive and I know just what to do." At dito magiging creepy ang storya. Sa linya na yon, ating masasabi na may masamang balak si Lincoln at baka sa mukha niya na parang nababaliw na ito at takaw na takaw makapanakit ng iba. Kaya naman pumunta siya kay Lori at nakipag-away dito. At ang hawak na cellphone ni Lori ay binasag sa mukha ni Lori ni Lincoln. At sa pagbasag nito sa kanyang mukha, ang mga bubog nito ay napunta sa mukha ni Lori. Pagkatapos niya kay Lori ay pumunta naman siya kay Lynn. At si Lynn ay chinalenge si Lincoln. Ngunit si Lincoln ay nakulitan kay Lynn. Kaya sa sobrang inis nito, ay nagpa siya itong sakalin ang kanyang 13-year-old sister hanggang sa mamatay. Gamit naman ng gunting ay pinatay ni Lincoln si Lenny at si Lola naman ay namatay dahil pinagsusuntok ito ni Lincoln sa likod.
Si Luna ay hindi din nakaligtas dahil ang gitara na ginagamit niya ay binasag naman sa mukha niya. Kaya naman nung susunugin na ni Lincoln si Luna, ay bigla na lang nag-black ang screen. At ang nakalagay dito ay 1 week later. Ang sumunod na eksena ay pinakita ang labi ni Lily. Ang dahilan bakit ito namatay ay nakalunok ito ng isang maliit na laruan. At si Lisa at Lana ay namatay off-screen. Tinapat ulit ang kamera kay Lincoln, sabay sabi, "All my job is done." Sa puntong yon, kanyang naramdaman na parang may kulang pa. At dahil hindi pa ito satisfied, ay naisip niya na tapusin din ang kanyang sarili. Habang pinagmamasdan ang mga ginawa niya, ay nakaramdam ito ng konsensya. Kaya naman kumuha siya ng tali at pinlupot ito sa leeg at nagpa siyang magpakamatay. At hindi pa dito natatapos ang storya. Si Luan ay nagising at nakita niya ang mga labi ng kanyang mga kapatid. Sabay kanyang sinabi, "This is no joke." Dahil sa nararamdaman niyang lungkot, sa isang madilim na kwarto ay kumuha siya ng isang karayom. At gamit ang mga karayom na yon ay tinanggal niya ang kanyang mga mata. At gamit ang isang kutsilyo ay tinapos niya ang kanyang buhay. Pagkatapos nito ay doon na nag-black ang screen. Doon na nga natapos din ang storya. Bilang pangako ko sa inyo, may mga deleted scenes akong ipapakita sa inyo na maaaring hindi nyo pa nakikita sa mga episodes ng Loud House. Bago ko ito i-play, inaanyayaan ko kayo na i-like ang video. Isabay mo na rin ang pag-hit ng subscribe button at notification bell kung mahilig ka sa mga ganitong videos. Ang unang deleted scene na aking papakita sa inyo ay nung oras na nagtututbrush si Lin Loud kasama si Lola. At para maalala nyo, panoorin muna natin ang original. Kahit ako guys, ngayon ko lang yon nakita at ang nakakatuwa pa dito, nagkaroon tayong mga Loud House fans na makita ito online. Sa tingin ko kaya ito tinanggal dahil kadalasan sa mga kid cartoons ay madalas sinesensored ang dugo sa kahit anong eksena. Ang sumunod na deleted scene na ito ay galing sa episode na April Fools na kung saan puro sila nagpa-prank sa isa't isa. Ang nakakatuwa sa episode na to, ang prankster na si Luan ay na-prank ng buong Loud family. Ngunit mas matutuwa kayo sa nakita ko online at ang scene na ito ay sinasabing parte dapat ng April Fool's episode na ito. Napansin ko lang kaya tinanggal ang scene na ito ay ang ginamit na konsepto ng creator ay baso ng beer pong. Alam naman natin, ang beer pong ay involved sa mga alak. Ngunit kahit hindi naman alak ang iniinom ni Lincoln, ay sa baso pa rin ito ng beer pong umiinom. Kaya naman, just to be safe, tinanggal nila ang eksena na ito. So guys, dito muna magtatapos ang Loud House episode natin. Kung meron ako nakalimutan, i-comment nyo lamang at baka sakali magawan natin ito ng Loud House Volume 2. Kung interesado ka sa mga ganitong videos, meron akong kwento sa likod ng cartoon show na SpongeBob SquarePants. At sa dulo ng video na yon, pinilay ko din ang lost episode na pinamagatang Red Mist. Click nyo lang ang card na lalabas sa bandang kanan sa itaas. Kung tunay na storya naman ng mga fairy tales ang trip nyo, ay click lamang ang playlist na lalabas sa dulo ng video. Gusto ko na rin magpasalamat sa inyo na tumatangkilik ng aking video at sana hindi kayo magsawa sa pagsuporta. So guys, maraming salamat po at nagpapaalam, Dokumentador.